Yan, magandang tanghali sa inyo lahat. Kagaling ko lang kasi sa ano, sa shop. At kinuha ko tong gagawin nating bullpup kasi yung request nung may-ari sa kanya to. Kaya naisip ko lang kasi ito para doon sa mga nagpapa-convert ng kanilang mga airgun. Isa konting tip ito para sa inyong, you know, pwede nating sabihin kasama sa safety ng kasi kahit ako mismo hindi ako bibigay ng conclusion, nagsasalita nung ito ay safe, ito ay hindi. Nagtatanong ako doon sa mas nakakaalam pagdating sa metal. Pagdating doon sa kagaya, unang-unang ano natin dyan, isyong tornero, siya yung gumagawa. Alam niya kung gaano katibay yung ginagawa niya. Kasi mula pa lang doon sa paggiling at paggagawa ng mga thread niyan, alam niya na kung gaano katibay yung ano. Kasi compare doon sa ibang ginagawa niya, tapos itong ginagawa niya na to, compare doon, may kukonclude niya na hindi lang maganda sa atin kasi pag hindi safe, dapat huwag niyang gawin. Hindi yung puro pera lang. Ganun yung ano natin. So mali yun. Alam niya na palang hindi safe, tapos gagawin niya palang is dahil magbabayad sa kanya. So hindi magandang yan. Isang tip sa mga nagpapa-convert. Alamin niyo po muna yung sistema ng gagawin para sa inyong mga airgun. So yung anong gagamitin, offset, bakit ganyan ang gagamitin mo, bakit ganyang klase ng metal ang gagamitin mo. Ayun po kasing ano, yung metal, yung iron kagaya nito, isang klase po yan ng metal. Aluminum is metal din. Yung kasing ganito, ito rin yung ginagawang alloy. Bakal din yung ginagawang alloy. Yun yung alloying na tinatawag. Sa ngayon kasi, naging popular yung alloy dahil magaan siya. Pero ginagamit talaga sa mga high pressure is tanso. Kung tanso o bakal. Sa mga high pressure na ano, wala lang ka makakita. O siguro, ewan ko, ako di pala. Sa mga tangke ng CO2 na nga lang, ang ginagamit ay bakal at saka tanso. Yung tangke niya, bakal. Fitting niya, tanso. So, yun. So, medyo matataas kasi yun. Ang rated mga 7,000 PSI. Mga ganyan. Yung ano nila. Kaya, ganun type yung nakalagay. Sa atin naman, especially sa mga output ng airgun, 1,500 lang, mataas na eh. Kaya, hindi ganun kataas yung kailangan na tibay. Mga ano. Pero kaya lang, yan, kagaya nito, itong hawak ko. Ito ay, hindi naman ito Nimrod. mas malaki ito kaysa Nimrod eh. Halos kasing kapal din siya ng bakal ng Nimrod, kasing kapal din siya ng tubo. Makapal kasi ang tubo ng Nimrod eh. Ayan, nilagyan ko na to ng O-ring. Ayan. So ayan, may O-ring na siya. Saktong-sakto naman siya. Walang teflon, walang ano. Maganda ngayon ang groove ng ating offset. Ngayon, kung makikita nyo, malaki pa ito. Malaki pa yung pinakanguso niya, na ang ano niya. Mas malaki ang inner diameter ng tubo nito kaysa Nimrod. Ang Nimrod kasi maliit lang ang tubo niya. Kasi makapal siya. Mas makapal dito ang Nimrod eh. Ngayon, kapag ang gagawin nyo, let's say aluminum, itong offset mo, tapos ipapasok mo sa bakal na nakatread. Ayan. So dito, pwede mo magawang medyo magaspang yung thread. Medyo magaspang. Kasi pag mas magaspang,
mas malalaki yung ngipin ng thread. So mas matibay siya. Kaysa doon sa manipis, kaysa doon sa fine thread. Kagaya nito, nasa 1.5 mm to, yung pitch ng thread. Ayan. Isipin nyo, kung yung aluminum, ipapasok mo dyan, ganitong style ang gagawin mo sa aluminum, tapos ititread mo na ganyan. Ayan. Ayan. So, ipapasok mo ganyan. So, every time, mag-apply ka ng higpit, every time, nababawasan yung thread ng aluminum. Kasi, labanan niya bakal sa higpitan niya. So, yung ginagawa ng ibang mga nagko-convert, kaya yung ginagawa ng iba, idinidiretso yan dito sa dulo. Tapos, dyan na nakakabit sa kanya yung ano niya. So, maliit yung butas, walang gaanong power. Maliit yung butas sa loob, nakadiretso na siya dito sa discharge valve. Doon nakatread sa kanya. Tapos, at the same time, katulong to. Hindi magkakaroon ng hindi siya magka-crack, hindi siya ano, kasi nasa loob siya nakapalaman. Pero dito sa ganitong type ng ano, medyo delikado yan. Kasi, yung thread mo, yan ang pagdating ng ano, baka po pwedeng bumigay. Tapos yan ang naghahawak dito sa ano, yung kaprasong tangkay. Kaya kailangan niya. Kaya konting ano, konting vibration, konting ano, mahulog, o konting vibration dito, maipit mo yan, madaganan, medyo ano, risky na. Kasi ginanyo mo yung ano, ng sa bakal, okay lang to. Kahit ipalo mo to, ipag-espadan mo to, gawin mong martilyo, pwede yan. Kasi bakal yan eh, masisira dyan, itong ano, itong may thread dito, kasi mas manipis to, ito bakal tong pinakadulo ng thread. Pero imaginein mo kung yan ay aluminum. Let's say dito, ito arms core to. Arms core siya. Pansinin nyo yung thread. Diba manipis? Manipis yung thread. Manipis yung thread niya. So, pag every time ipapasok mo yan sa bakal na receiver, na kagaya nito, eto, kasi alam nyo kaya manipis yan, hindi mo po pwedeng kapalan ang thread ng tubo nitong arms core. Kasi itong arms core, mas manipis ang tubo niya kaysa dito. So, kung manipis yung tubo, maliit lang yung magagawa mong ano, hindi masyadong malalim ang ipin. At saka, hindi po pwedeng malaki ang pagitan. So, ang mangyari, fine thread yan pag dito mo ginamit. Isipin mo yung aluminum na isusok-sok mo dyan. Isusok-sok mo dyan sa bakal. Ayan. Hindi ba may pag-asa pagtagal-tagal? Pagtagal-tagal ay bibigay yan. Kasi nga, aluminum. Ayan. Ayan yung thread niya. Tapos nakapasok siya dito, tinan nyo yung tubo na. Ayan, medyo manipis. So, ayan. Hindi siya pwedeng gawin ganun kagaspang kasi nga, ayan, tinan nyo, manipis. Ang pitch ng thread, mas maliit, fine thread siya. Isipin mo kung aluminum yan, pwedeng mayagos yan. Eh, sinasabi nila na kapag daw, sabagay, hindi naman totoo yun. Hindi ako naniwala doon. Kasi lalo, pag yung sinasabi nila, sira daw yung regulator. Pagkatapos nag-pull pressure, maging 3,000 din daw ang output. Yun eh, hindi ako nagsabi doon. Maging 3,000 din yung output. Eh, baka daw hindi kayanin. Eh, sa tingin nyo, pag nilagay mo yan dyan, kaya niyan. Kung aluminum yung offset mo. Diba? Ngayon, yung ibang nag-upgrade nito, nagko-convert nito, medyo ano yun, may technique sila, magaling yung ano nila, kasi ginagawa nila, aluminum nga, pero yung aluminum niya, nakadiretso sa discharge valve. Yung discharge valve, sa kanya na nakakabit. Pag binunot mo yan, binunot mo to, mahihila mo na to. Kasama ang discharge valve. Kaya wala kang iisipin, i-maintain dyan eh.
Kasi in discharge valve, kasama sa offset. Yan. Yun, medyo, ano yun, safe yun. Kasi diretso na. Wala siyang may thread doon sa dulo na yun. Ngayon, kung bumitaw man yung may thread dito sa kanyang discharge valve, kung bumitaw man yan, hindi makakabitaw eh. Kasi nandito yung hammer eh. Nandito sa may puno yung hammer. So, hindi ganun kadelikado. Unlike dito, napalabas. Lalo na yung medyo pagsuot mo dyan, nag-singhal ng konti. Sabi mo, oh, singhal pala. Tapos balik. Tingnan nyo yung thread ng aluminum. May gas-gas na. Kasi, bakal yung kalaban niya. Kaya kailangan ingat na ingat ka rin dun. Tsaka hindi mo pwedeng kalas-kalasin yan. Kasi, kung aluminum yan, every time ihigpitan mo yan, every time luluwagan mo, nagbabago ang thread niyan. Kasi, ang bakal kasi, hindi mo yung matitreadan ng sobrang kinis. Magaspang ang thread niyan. Yung ibig sabihin, matalas. Eh kung ang thread ng ano mo ay matalas din, bubra ba siya sa talas ng bakal? Hindi yan matitreadan as in perfect na makinis. Magaspang yan. Tapos papasukan mo palagi yan. Ganyan, oh. Ito yung pinaka-plenum niya. Yan, palagi yung ano. So, kung makikita nyo, ayan dyan, oh. May gaspang talaga. May talas. Ang thread niya. Kaya every time yan, ipasok mo dyan yung offset mo. Every time ipasok mo dyan, aluminum yung offset mo. Delikado ka nyan. Ako, kaya nag-design ako ng ano, ng bakal na offset kasi yan yung safe talaga. Kasi yan yung magdadala ng tangke. Yan o. Yan yung magdadala ng tangke. At saka regulator. Ayan o. Isipin mo yan, ganyan kahaba o. Hawakan mo ng ganyan. Pag napahampas yan ng konti, baka mabali. Mabali dito. So, yan yung ano. Dapat kasi yan, kaya ganyan ang design ko niyan kasi bakal parehas yan. Hindi maghihiwalay yan. Matibay yan, parehas yan, matigas eh. Pero once aluminum yung gawin mong ganito, tapos ganitong style, dapat inisip muna bago gumawa ng ganyan. Inisip muna kung yan ba yung bang bakal na offset ay po pwede ba yung design na yan kanyang style sa aluminum na offset. Po pwede yan sa umpisa. Hanggat hindi naluluma, po pwede yan. Nagkaka-corrosion din ng thread niyan. Pagdating ng panahon niyan, mahigpit ng kalasin. Tapos pag ano niya, may nalalaglag na parang pulbos. So, yun ang problema mo diyan. Kaya yung mga ano, mga nagpapa-convert, tingnan nyo yung laman ng utak nung magagawa ng mga irga ninyo, hindi yung porket nakita nyo, maganda itsura. Maraming maker na gumagawa ng maganda itsurang irgan. Dito sa Pilipinas, locally made na mga local PCP maker, magaganda itsura. Ang totoo nga nyan, akikislap eh. Kasi tinatsaga nilang liyahin, ibaping para kumislap talaga. Makislap talaga yung kanilang aluminum. Mukhang stainless kasi makislap. Yun yung magaganda rin na itsura nun. Magaganda rin yung pagkagawa. Pero yung quality at saka security nung gagamit, yung safety nung gagamit, kinukonsider din nila. Kaya yung mga yan, unawaan ko yung mga yan. Kaya nung una, galit na galit sa akin yung mga yan. Kasi nga, ang ano nila, baka hindi safe yung gagamit. Pero yan, bago ko yan ginawa, pinag-isipan ko na yan. Dahil alam nyo naman, may turing naman tayo eh, para mag-disipin. Kagaya nga nung sinabi ko, ayan, bakal sa bakal. O, paano mong sasabihin, ano yan, nakatread siya. Paano mo sasabihin bibigay yan, ay bakal, metal to ba, steel to steel, or iron to iron. So, di ba, makikita nyo, inaano kasi nila, eh pag kung aluminum yan, talaga hindi po pwede yung ganyang style. Patulad yung iba, nilalagyan ng lock ng pin. Iti-thread mo yan dun sa aluminum, kasi yan, palulusutin mo lang yan sa tubo eh. Tapos yung aluminum, yung
tangkay ng ano, lalagyan mo ng thread. So hindi ko iaano yan kung gaano katibay yon. Depende yun doon sa gumagawang maker. Depende yun doon. Pero ang ano ko, tingnan nyo rin kasi kapraso lang nakalusot. Nakagaya nito. Kung ito ay pasuksok, tetredan mo dyan, bubutasan mo at tetredan mo. Doon nakapin. Yan, nakatornilyo siya. Isipin nyo, kung gaano katigas yan at kung gaano ka compare mo siya sa aluminum na offset pag nilagyan. Alin ang mas matibay at nakakasiguro ka na hindi bibigay? Di ba, may mga nakikita kayo dito, may o-ring, pasuksok lang na ganun. Sinusuksok lang nila sa receiver, yung kagaya nito, hindi siya nakatread, nakasuksok. Kasi sa tingin nila, mas matibay yung ganun kaysa ititread mo yung aluminum. Di ba? E di lalo na kung bakal. Diyan kakapit yung ano eh. Kasi ito butas lang ilalagay mo dyan eh. Oh, di ang mag ang nakatread ngayon yung naka ang nakatread niyan ngayon yung dito sa offset mo. Kaya doon magdidepende. Kaya yung tinatawag, yung sinasabi nilang security at yung safety nung gagamit. Yan, kagaya nito. Ayan, ito ay Nimrod. Oh, ayan. Nimrod siya. Shoutout nga pala kay Sir Valenzuela. Nimrod siya. Malaki yung tangke. Ayan. Mabigat yung tangke. Oh. Kung aluminum yan, ginawa mong offset na yan, nakatread siya dito, kakabahan ka niyan. Kakabahan ka. Kailangan sure na ka-barrel band ka. Kasi delikado ka. Ang liit lang na naghahawak, oh. Aluminum pa. Ito kasi, bakal. Kaya kuhan siya. Oh, tingnan nyo. Diba? Oh, putok na. Oh, konting pukpok lang. Oh. Ah, diba? Kaya ano ka, kampante ka na yung airgun mo, hindi ba natin sinabing masasabugan. Yung kasing ano dyan, pag singaw niyan dyan, sira na airgun mo, wala ka ng ano. Kasi yung aluminum, kaya sumingaw niyan, kasi merong na-damage. Hindi lang o-ring. May possibility na umisog yung thread. Gumalaw siya, umatras ang ganon. So, hindi man siya maka-aksidente ito, no? Yung airgun mo, delikado nang gamitin. Kasi, yung thread niya humapay na, kaya lumabas ng konti. Nawala na yung higpit, kasi nga, natulak na ng konti. O, kagaya ng airgun ko, yung pang-isda, nadulas ako. Eh, naka-isling siya. Pag dulas ko, doon ako dumagan. Na ganun. Dagan ako yung airgun. Nakasuksok lang yun, nakapin lang yun, kasi tanso yun eh. Naka-screw. Pero nyo, kung yun ay ano, kung yun ay ang offset niya ay naka-pin lang kasi yun eh. Naka-thread yung ano niya, tornilyo. Isipin nyo, kung yun ay aluminum, dyan ka babagsak yung likuran mo. Babagsak ka dyan. Isipin mo kung anong mangyayari sa'yo. Pag ganon, mabagsak ka, tapos yung airgun mo, doon ka babagsak. Doon pa sa mismong may parte na ganito, na gitna. Kasi nakaganyan siya eh. O. Eh, saan ka babagsak? Di dito. Kung aluminum yan, tagilid ka. May paglalagyan ka doon. So, yun lang po. Advice ko lang. Hindi tayo, wala tayong, ano, depende po sa pagkakagawa. Kagaya nga, may mga maker talaga. Kagaya sa mga arms core, nakakita ko nga minsan. Yun nga, kasama yung aluminum niya, diretso na dito sa discharge valve. Kaya wala kang magiging problema. Kasi, united na sila dito eh, sa harap eh. Diyan na sila lahat nakakabit. Unlike dito, kung yung arms core mo ay dito nakalagay sa thread, kailangan siguro, every time na magkakalas ka, at maramdaman mo na may nagbago, maramdaman mo na may nagbago na sa pag-ano, magpalit ka na rin ng offset. Kung ganun yung ano mo. Kasi, kaysa itaya mo yung ano mo, makipagsapalaran ka.
Kasi once na sumingaw yan, ibig sabihin, ano siya, medyo lumuwag siya ng konti. Yung ibig sabihin, yung thread niya humahapay. Kinakagat ng bakal yung thread niya, kaya umaatras siya, paunti-unti. Kaya yon, yun yung sinasabi ko, yung safety, okay lang naman niya kung ano ba, bakal. Pagdating ng 3 years, 4 years, kalasin mo, maglinis ka, eh, ano naman yon. Pero yung totoo naman yan, habang ginagamit mo yung airgun na yan, hindi mo may ipunan ng dumi yan, kasi ginagamit mo nga. Wala namang filter yan dito sa, ano, hindi naman yan pinipilter yung lalabas doon sa barrel. Ang ano dyan, either, kaya kahit sabihin natin may buo-buo yan, itutulak niya pa rin yung barrel, yung pellet doon sa barrel. Kaya po kayong mga ano, yung papakonvert kayo ng airgun, tapos kayo yung gagamit, huwag kayong mahiyang magtanong kung paano ba yung gagawin mo dyan, sistema, ano ba yan, bakit nasabing safe yan, tatanong nyo na sa inyong maker. Hindi po ano yon, kasi yung mahusay na maker talaga, kayang-kaya kayong sagutin kung bakit safe yan, kahit aluminum, kung bakit ganon, alam nila yung safety. Kaya yan, mga yan, naunawaan ko, medyo nag-aano sa akin nung una, kasi ngayon lang sila nakakita ganitong design, tapos bakal. Kasi sa aluminum, hindi pwedeng gawin ganito kanipis. Hindi pwedeng gawin ganito. Ganyan lang kanipis yan. Itong ano na to, hindi pwede sa aluminum. Sasabog yan, magkakrak yan dito pag nilagyan mo na hangin. Kasi ito, ano na lang eh, nasa mga 2 to 3 mm na lang yung kapal neto eh, na kaharap ng regulator. Kaya hindi po pwede sa aluminum, yung ganyan kanipis. Kaya naunawaan ko yung mga yan na medyo nag-ano, kino-question nila yung safety nung ginagawa ko. Kaya po yun, konting advice para dun sa, ano, binibigay ko nga sa inyo, konting advice para dun sa may mga airgun na magpapakonvert. Kaya po kayo magpapakonvert para maging mas komportable, mas enjoyable, mas enjoy gamitin yung inyong mga airgun, mas maraming shots, safe din gamitin kahit na sabihin natin PCP in Tagalog na siya, safe siya gamitin kasi si auto airgun yan eh, tapos ginawa mong PCP. Dapat talaga bilang mga yung mga maker, dapat inisip yung safety ng inyong mga yung mga airgun, yung gagamit kong airgun, dapat po yan inisip natin yung safety. Kasi nga si auto siya, ginawa mo ng PCP. So magkaibang klase ng airgun yan. Hindi na siya katulad ng dati na 800 PSI to 1200 PSI ang nagiging pressure ng ano, nag-iiba. Ngayon po, kahit pasabihin na 1200 PSI pa rin yan, ibang-iba yan kaysa dun sa CO2. Ibang-ibang pumutok yan. Kahit sabihin na parehas ng pressure, ng output ng pressure, ibang-iba po yan. Ano nyo yan, no? Makikita nyo yan, yung pagkakaiba nyan, once na magkaroon kayo ng PCP na converted sa ano, na CO2 na kinumbert sa PCP, ginawang PCP siya, in-upgrade siya. Doon may mararamdaman yung dati mong PCP, yung dati mong CO2 na airgun, tapos nahawakan mo PCP na siya, ramdam na ramdam mo ang kaibahan. Kahit sa tayo lang ng range. Kung sa ano, hindi na kayanin yung 50 meters sa ano, sa CO2, sa ano, sa PCP, pangkaraniwan lang po yan, yung 50 meters. Diyan ka rin na magsisiro. Kasi yung zero mo dyan, ay zero din sa 10 meters. Ibig sabihin, walang droppings pa yan sa 50 meters. Yung pa rin ang takbo ng bala. So, yun po, ilang tip, konting tip lang para dun sa ating mga kapatid na nagpapa-upgrade ng kanilang mga airgun o gusto magpa-upgrade ng kanilang mga airgun. Kaya may iyang magtanong. Kasi pagkagawa nyo sa kanila eh, hindi naman nyo kinu-question kung magkano yung sisingilin nila sa inyo. Ang kinu-question natin, paano mo gagawin yung airgun ko? Anong materialis ba? Yan ba ilalagay mo? Kung hindi nyo pa nakikita kung anong materialis yung ginagamit niya, paano niya
kung ganitong style yung gagawin, paano niya masasabing matibay yung kanyang gagawin? Kasi hindi naman ano eh, hindi naman siya yung magkakaproblema later on, ikaw naman eh. Ikaw lang yung gumastos at saka nagbigay ng bayad sa paggagawa niya ng ergan mo. Ikaw yung nagbigay ng bayad, ikaw yung gumastos, kaya may karapatan kang magtanong. Kahit po ako, tinatanong talaga ako ng mga ano, at ipinapaliwanag kong maigi sa kanila kung bakit ganoon, kung ano yung ganoon. Eh, yung iba, nakakakalan eh. Sa dami na kasi natin ginawang ergan. Dami na, ang ano nga natin, daang ergan na, hindi lang siguro 500 na ergan. Hindi lang ganoon. Hindi naman tayo nagkaroon ng problema sa pagdating doon sa ganyan. Kasi ngayon nga, ang ano, magbabago pa tayo ng design ng offset. Ipipace out na natin to. Kasi ito later on, may gagaya rin ito. Kasi hindi obra yung aluminum talaga na gagawin mo ganito. Kaya maaring bumalik yan sa pagiging ganito ulit. Bakal na ulit. Ngayon, eh kaparehas na nung aking ginagawa. Kaya ang gagawin natin, ipipace out natin to. At siguro, face out na nga. Face out na nga. At next week, lalabas na yung bago nating design na offset. Yan na po yung ating gagamitin. Hindi na po ito. Kaya, sa ngayon, yun nga. At siguro, first week ng July, may paisa-isa nang lalabas yung mga ginawa nating PCP na talaga. At dyan, sa paggawa niyan, dyan na ulit ako magmamakina. Magmamakina na ako dyan. Gagawa tayo dyan. At, hindi na yung kagaya nito. Medyo magtsatsaga muna ako. Magpapagod ng konti para sa paggagawa natin yan. Yan naman ay sa umpisa lang. At later on, at ipapamana natin yung style at saka diskarte sa makukuha nating magagawa. So, yun. Ay di, balik na tayo ulit sa pagiging malaya. So, maraming salamat po sa inyong panonood. At sana'y makatulong itong aking ilang tip para dun sa pagpapakonvert ng inyong mga ergan. Maraming salamat po. Magandang tanghali.